Hello guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag reformat ng laptop, kahit anong laptop or computer desktop. Para lang naman yan sila ng paraan kung paano sila i-reformat. Feeling mo marami ng problema sa laptop mo, sa computer mo, mabagal, sobrang bagal na pwede mo na siyang i-reformat. Pero kailangan ano mo muna, backup mo lahat ng files mo. So dito saksak, pagka power on mo, pindutin mo lang yung F2 para makapasok ka sa BIOS setup. Ito na yung BIOS setup. Nandiyan na tayo sa BIOS setup. Kailangan may set natin yung DVD drive natin na siya ang mauuna para yun ang unang babasahin ng system, yung DVD drive, kasi nandun yung operating system natin na i-install dito. Ayan, left, right, up, down, yan ang isang ka mamimili. Isi-select mo na yung mga options tapos enter yung OK. May kikita mo dito information, system file, boot, at saka exit. Ayan yung main, pwede mong adjust yung time dyan, date. Ayan yung mga details ng computer mo, yung laptop mo, security. Dito tayo ito yung ID, HDD, Hitachi. Yan yung hard drive mo. Tapos yung pangalawa, SIDE CD, yan yung DVD drive. Yan mo isasalpak yung CD solar mo. Pwede ka rin mag-install sa USB. Ayan, USB CD-ROM, USB HDD. Kung meron kang USB na nandun naka-install yung naka-pang-format mo. Ito, kailangan may baba natin yan. Yung IDE, CD, kailangan natataas yan. Pipindutin mo lang dyan yung F5 or F6 para mag-up and down siya ng laptop mo or ng desktop mo. Ayan, nasa taas siya. Pwede na yan. Siya na yung unang babatayin pagka-open ng laptop. Yung karamihan sa mga bagong ngayon, yung mga walang DVD drive na laptop or wala ka man lang DVD drive sa desktop, dun sa USB pwede ka mag-ano din, reformat gamit ang USB. Ayan. Save mo muna para ma-save yung mga binago mo sa setting. And then, yes mo lang. Or ito namang exit saving changes. Pwede rin yan. Yes mo lang din. Automatic mo save na yan siya. Antayin mo lang siya mag-start. Ayan. Ayan mo lang siya na ganyan. Kasi binabasa nag-ano na siya. Nagbabasa ng binabasa niya na yung CD. Mga error. Ayan, enter mo lang siya kung nakita mo yung press. Ayan. Pag lumabas sa taas yung enter, upgrade, ano ba yun, select this, enter mo lang yun.
napakadali lang mag-reformat, guys. Kung akala nyo napakahirap, napakasimple lang ang mag-reformat. Kung may sarili ka namang sarili mo namang laptop or computer yan, pwede mo, pwede ka mag-aral dyan, pag-aralan mo paano mag-reformat. Dahil dyan din ako nag-umpisa. Inuulit-ulit ko, paulit-ulit ko nire-reformat. Ayan, si Scoop. Click mo lang yung next. Next lang dyan, next. Kasi naka-automatic naman yan sa English ng wait mo yan sa install mo lang siya na install now. Starting siya. May kalumaan lang tong ayan eh, click mo lang yung accept license agreement, license term, tapos next yung upgrade. Kung Windows 7 yung system mo o tapos meron kang Windows 10 na CD, pwede yung upgrade. Ang gagawin natin ngayon is itong sa baba, custom, click mo lang siya. Ito yung hard drive mo, so bupurahin natin yan lahat. Yan yung hard drive mo, dalawang hard drive mo, tapos yung isa partition system para sa ano yan, backup. Delete mo lang yan sila, click mo lang, tapos may lalabas dyan, ayan, click mo lang, click mo lang siya, tapos kung iisa lang yung nakikita mong drive dyan, pwede na yung format. Ayan, tapos next, iisa lang, pero ito tatlo. Ang gagawin natin dyan is i-delete natin yung, delete muna natin lahat yan para mawala yung, delete mo lang. Ayan, ayan na. So ito na yung pinaka hard drive mo. Ayan na, 120 GB. Ayan yan siya. Maliit lang yung gigabyte ng hard drive. So unallocated siya, kaya i-click mo yung new. Tapos ayan, click mo lang. Tapos, ayan na siya, next na lang. Next mo. Ayan. Copy yung window. Start na siya. Nag-start na siyang mag-format. Mag-install ng operating system sa hard drive mo. Naantay na lang natin yan siyang matapos. Mamaya may mga lalabas na pop-up dyan. Antay natin. Sundan mo lang kung anong mga nakasabi.
Tayin lang natin matapos hanggang sa 99, 100%. Link yan na mamatay sa taglit kung babalik lang din. Ayan, nasa installing features na siya, installing update. Ayan, mag-restart din siya. Ayan, ilang siya mag-restart. Yan. Huwag nilang galawin. Pindutin. Ayan mo lang siya. Pag lumabas yung nakasulat sa taas, ayan mo lang. Ayan, ayan mo lang siyang ganyan. Huwag yung pindutin. Nagko-continue yan sa kanina eh. Continue na yan siya. Mabilis lang mag-reformat. Siguro aabot lang ng mga 30 minutes. Or kung mataas naman yung specification ng laptop mo or PC mo, mas mabilis pa. Ayan na, sit up yung starting service. Windows 7 lang to. Next time naman yung Windows 10. Medyo parehas lang naman sila. May ibang features lang naman sa iba sa Windows 10. Sa pag-report. Next video naman ng tutorial naman natin paano i-rig kukunin yung mga files kung ang laptop mo hindi na gumagana, tira na, hindi na nagpa-power on, makukuha pa rin natin yung mga files, mga importante yung documents, pictures, music, kasi nasa hard drive lang naman yun, kahit tira na yung laptop mo. Hanggat po yung hard drive, nandun pa rin yung file. Makakuha na. Yan ang Google Meet tutorial. We'll be right back.
Eh, yung pagdating dito, lagay mo lang yung gusto mong pangalan dyan. Kung ano mong gusto mong i-type. Tapos, password. Kung gusto mong lagyan ng password yung laptop mo, pwede mo na exit. Pwede rin yung huwag nang lagyan. Tapos dito, enter mo yung serial number ng OS. Meron ka, enter mo na siya. So ngayon, if wala pa, exit mo na. Tapos, pwede mo rin siyang use recommended seat. Yan. Dito rin yung assimilator lang. Tapos, time. Set mo yung time. Kung saan ka man. Sa atin, kung ano natin ay so, kung yung time. Date. Ayan, set mo lang siya. Time, date. Tapos, click mo lang yung next. Welcome.